Well, next vlog is about the Ambassador Hotel. Noong 1971, ito ay pag-aari daw ng mga Chan. Okay? Ito yung venue ng The Evening with Pilita Corales from 1970 to 1972. And ito yung venue rin ng Seeing with the Stars ni Joe Quirino na ipinapalabas tuwing 8 PM ng gabi sa IBC 13. Hindi ko lang alam kung anong araw. So, isipin mo meron palang yan yung mga venue ng mga shows na yan. Sikat daw yan ng 1971, so 1970s hanggang 80s. So based dun sa vlog ni Scenario at kay YouTuber ni Sir Fern, major renovation daw, pero nakita dun sa vlog niya na parang ginigiba na mula sa taas. So katabi lang pala ito ng Grand Boulevard o Silais Hotel, halos magkatabi lang. Metro lang yung pagitan nilang dalawa. So, maganda. Yung Evening with Pilita Corales, longest running TV show daw yun ng ABS-CBN noong 1970 to 1972. Ang ano niya doon is si... meron pa siyang kasama doon si Carmen Soriano ata. So, yun yung magandang ano na nakakita natin. Kasi... lalo na siguro yung itong mga nanay natin, mga tita natin, ito yung mahihilig eh. Especially yung mga may kamalayan na nung 70s. Yung mga pinanganak ng 50s, 60s, may malay na sila nung 70s. So, familiar na sila dyan. Sa Evening with Pilita. Tsaka yung kay Joe Quirino. Seeing with the Stars kay Joe Quirino. O yung JQ. No? At saka based doon sa nag-comment kay Sir Fern, meron daw yung revolving disco. Kasi doon daw siya nagtrabaho dati, meron daw yung revolving disco. Na usually na kinalaunan, mga Arabo ang parokyano. So magandang nalalaman natin yung mga hotel na yan. I mean it's part of our history na maging aware sa ating paligid. Kumbaga, tayo nga nasa Pilipinas na parang tourist pa rin tayo sa sarili nating bayan. Which is hindi, for as long na meron tayong something na dapat malaman as a Filipino, dapat malaman natin yan para hindi tayo kontra ng kontra sa gobyerno. Ako, thankful ako at nalalaman ko yan ngayon kasi part na ng istorya. So, di ba? So dun sa mga itatag kulit, di ba? Napakaganda at napakamakulay ng hospitality industry o ng hotel and restaurant dito sa ating bansa. Napakaganda, napakamakulay. Hanggang ngayon, isa yan sa source of revenue ng ating mga kababayan. Yung hotel at saka restaurant na yan. Lalo na yung mga hotels na yan. Na hindi natin na pinadapa ng pandemic, ng COVID. Yeah. Maganda rin ako ha, hindi ako HRM, pero mas magandang malaman yan. Yun na, as a Filipino citizen, it's my duty. Na every place in Manila is part of the history of the Philippines. Eh dito nga lang sa Cavite, parang banya. Dito na ako nakatira sa Bacoor magti 32 years na ako dito sa Bacoor, pero marami pa rin ako hindi alam. Mas well sa Maynila. So, thankful tayo sa mga vlogger na kagaya ni Sir Friend at Scenario kay YouTuber. So, yun lang. Kasi unang vlog ko is about government, one fund policy. Ito, 70s ito. So, under the Marcos regime na naman. So, yun nga, lagi ko sinasabi, kaya pala marami may gusto kay Makoy. Pero hindi naman pwedeng isangkalan yung mabuting ginawa sa masamang ginawa. Hindi mo pwedeng ipantapal yung mabuting ginawa mo sa masamang ginawa mo. Walang ganun. So, yun lang po.